Hello guys, welcome to 5th Generation Hobby Shop. And shoutout po kay Sir Alan. Sir, welcome. Ito po, re-review natin ang inyong unit, the Glock 27 MOS or the Glock 27 Modular Optic System by WE. Bali, na-install ko na sir yung kanyang flip dot red dot sight. Nakasiro na rin po yung kanyang red dot. So bali, ito yung unit, papakita ko sa inyo mamaya. Ayan. But before natin siya bubuksan, papakita ko muna sa inyo yung mga kasamang accessories ng unit. Okay, so bali, sa unit may kasama po siyang syempre yung owner's manual. Kasama owner's manual. And also comes with the ito yung kanyang magazine sleeve. Ito po yung ginagamit para sa Glock 17 na magazine. So mamaya explain ko rin kung ano yung purpose ng magazine sleeve. And also comes with the two box straps. Ito box straps. Meron po siyang kasamang iba't ibang itsura ng plates. So, bali ito po yung tinanggal natin. Ito po yung stock. No? Ito yung stock na plate. And meron siyang kasamang bali apat kasi yung isa nakakabit na sa unit. So, iba't ibang ano siya, iba't ibang style ng plate. So, iba't ibang red dot ang po pwede mo siyang pwede mong ikabit sa unit kasi may mga kasama siyang plate. Yun po yung kaya po siya tinatawag na MOS or Modular Optic System kasi po pwede mo siyang lagyan ng iba't ibang klase ng red dot sight. Okay, so ang bali yung nakakabit dyan yung finurchase nyo sir na mamaya. Okay, so ito po may kasama pa siyang Allen wrench, yung pin para sa back strap, mga screws, and may kasama po siyang extra iron sight. Yan, tritium iron sight siya. Ayan, bali rear sight and front sight ang kasama. Okay, bali dalawa yan, rear and front kasama ang side, tsaka with the screw. Okay? Ayan. And then, ang unit, ito po yung unit, Glock 27 MOS or Glock 27 MOS. Ayan. So, bali, ang nakakabit niyang red dot ay flip dot. This one is the VSEM. VSEM, ito yung kanyang box. Ayan, VSEM, red dots. Naka-zero na po siya. So, bali, ito po, flip dot siya. Okay, pag gusto nyong i-on, click mo lang to. Ayan, open siya. Automatic po yan. Ayan, automatic po yung dot pagka na-flip up. So, pag ipi-flip down mo siya, automatic naman po yan nag-off yung ilaw. Okay? So, this one, yung stock. Ito yung stock magazine. This one is 12 rounder. Okay, 12 rounder lang po ito. Etong magazine. Pero, dahil meron siyang magazine sleeve, so, yung additional purchase nyo, sir, yung Glock 17. So, bali, ito yung Glock 17 mag. Okay, mas mahaba yung Glock 17 sa magazine ng Glock 27. Syempre kasi compact siya. Ayun, ito yung stock magazine ng Glock 27 and this is the magazine of the Glock 17. Okay? So pag sinalpak natin siya, so hindi magandang tingnan ano kasi ano nakausli, no? Ayun, nakausli. Kaya meron siyang kasamang ito yung purpose ng magazine sleeve. Yan yung purpose ng magazine sleeve para pag nilagyan mo siya ng Glock 17 magazine,
ang ganda niyang tingnan at ang ganda niyang hawakan. Kaysa sa yung magazine ng Glock 27, syempre mas maliit. Ayan. Lumalagpas na yung kamay ko dyan. Pero kapag ang ikinabit mo ay yung Glock 17 magazine with the mag sleeve, ayan, sakto-sakto at ang ganda niyang hawakan. Ayan, Glock 27. Okay, so bali itong Glock 17 magazine ay hindi pa po kasama sa package, pero ito po ay additional purchase ni Sir Alan. Okay, shout out kay Sir Alan. So bali ayan. And then also comes with the 0.23 grams 4,000 shots kasama na sa unit. And the green gas number 12 standard power. This one is standard power green gas Pop Dino brand. Okay. So bali ito po ang inyong unit, the Glock 27 MOS. And so as you can see, meron din siyang thread. So po, pwede po siyang lagyan ng tracer. Ayan. So this one is Gen 4. Okay. So, yun yung kagandahan sa modular or sa MOS kasi hindi mo na kailangang i-remove yung rear sight. Ayan, nakakabit pa rin yung rear sight. Diyan nakakabit yung red dot. Sa mga hindi modular or sa mga hindi MOS or sa mga hindi MOS na unit, kailangan mo talagang tanggalin yung rear sight para maikabit mo. Pero kung meron kang yung mounting, meron kasing yung Glock mounting system ng Glock, papakita ko sa inyo, no? Okay. Ito po yung sinasabi kong mounting system or rail mount system ng Glock. Okay? So mas maganda siyang ikabit sa mga mahabang barrel like Glock 34 or Glock 35. O pwede rin siya sa Glock 17, pero hindi siya po pwede sa Glock 27 kasi masyado siyang maikse, no? Sa Glock 34, babagay po siya sa Glock 34. Ayan, ikakabit mo lang siya dyan, bali kailangan mo muna siyang i-adjust yung eto, yung screws. Para pag naikabit mo siya, hanggang dito yan sa dulo. Hindi lang natin maikabit kasi medyo masikip. Yan, tapos, dito na yung mga accessories mo like red dot. Pwede ka rin maglagay dito ng laser or flashlight. Yan, so ito yung mounting system ng Glock. Okay, so pag naikabit mo to, hindi mo na rin kailangan tanggalin yung sight mo. Pero, sa MOS, bukod kasi yun, modular optic system kasi yun sa MOS. So, ito po yung Glock 27 MOS. Ayan. Glock 27 MOS. Oh, ang ganda. Okay. So, ngayon, i-ano natin, sir, i-try natin sukatin kung ilang EPS ito. So, we'll be using the Glock 17. And the green gas number 12. Okay, lagyan na natin gas. Okay, lagyan din natin tong Glock 27 magazine. Okay. And then itetest natin pareho sa chronograph yung dalawang mag kung meron bang difference kung gagamitin natin Glock 27 or yung Glock 17 mag. Pero expected natin na medyo mababa ang kanyang APS kasi ano siya, short barrel. Okay, lagyan lang natin siya ng tatlo lang muna. Okay, so first, detest muna natin yung Glock 17 magazine. Okay.
Testing. Okay, Sir Alan, sir. Testing tayo ng inyong unit. Again, this is the Glock 27 MOS. Okay. With the flip red dot installed. Okay. Ayan yung dot. Okay, testing. Baba muna natin yung dot kasi sa chronograph lang naman. Okay. Firing. Okay, 267.6. So, expected na talagang medyo low ang APS kasi short barrel siya. Okay, 267.6. Ayan, sir. 267.6. Test more. Okay, tumaas. 280.1. Ayan. Using the Glock 17. Glock 17, ano siya, no? Teka. Okay, Glock 17 magazine. Okay. Firing. 273.5. Okay. And then, open chamber. Test natin yung Glock 27, yung stock. Okay. Firing. Okay, 273.8. Okay, and then last. 271.5. Okay, and that's it. Now, nag-open chamber siya. Okay, release the magazine. Then, pull back the slide. Okay, hammer down. Okay, so let's proceed to shooting test. Bali, itetest pa natin siya ulit. Balahan lang natin siya ng more rounds. Hangin lang natin siguro ng mga 5 shots. 5 shots lang. And 5 shots din dito sa stock magazine. Okay, and then shooting test tayo. Okay. Okay, Sir Alan, testing. Bali, tetest natin ngayon yung kanyang red dot optic. Check natin kung naka-zero na talaga siya. Okay. And that's the red dot. Firing. Okay. Zeroed already yung kanyang red dot optic. Okay, then, ubusin lang natin yung bala. Open chamber. Again, ito yung Glock 17, no, naka salpak. Itetest natin yung Glock 27 magazine. Okay. Firing. Okay. And open chamber, release the magazine, pull back the slide, and then hammer down. Okay, this one is the compact na, yan. As you can see, talagang maliit lang siya kasing laki lang ng palad ko yan. Yan. Okay, compact model, semi-automatic pistol, Glock 27 MOS or Glock 27 modular optic system by WE. Okay, so off natin yung red dot. Pag off ng red dot, flip mo lang siya. Okay, then meron naman siyang cover. Meron siyang cover. Ayun. Okay. So, Sir Alan, okay na po ang inyong unit, sir. The Glock 27 MOS. So, kung may question pa po, sir, message lang sa aming Facebook page.
Yan. Fifth generation hobby shop. Thank you, sir, and God bless.